Pagsilang ng bagong buhay, magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa dinang namin, Amang makapangyarihan, Panginoong Yesu Kristo, Pugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kayo, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa kalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paggaganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagalob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga sudeseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol
sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinasiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan ay lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling nabuhay ng Diyos ang Jesus na ito. Ang taong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangakagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay, kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tumayo po ang lahat. Oh.
araw ngayon, gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hilang-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at tinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Isang magandang araw po ng Biyernes sa 8th na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Palapakan po natin ang Panginoong Hesus Nazareno. Muli, maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. So nasa konteksto po tayo, no? Ng ating pagninilay ng pagpapakita ng poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. Nabuhay na po si Kristo. At sana po sa mga pinaggagawa natin nitong nakalipas na linggo, mahal na araw, nawa po mas naintindihan natin
at mas napalalim ang ating pananampalataya, lalo tigit ang pagkilala sa Poong Jesus Nazareno. Ang iyong pagiging deboto, ang iyong pagparito ay isang uri ng pagtawag ng Poong Jesus Nazareno. Tinawag ka, kaya ka naririto. Tinawag ka dahil meron siyang gustong baguhin sa buhay mo. O hindi lang tayo basta nakipagsiksikan, nakipagunahan, pumila para makapasok dito, para lamang humingi ng kung ano man ang kahilingan natin. No, pupunta ka dito dahil meron kang sakit, sana pagalingin ako ng Nazareno. Nandito ka kasi kailangan mo na naman ng pera, kaya umihingi ka sa Nazareno. Ano man ang kahilingan mo, higit doon ang dahilan kung bakit ka naririto. At yun yung isang bagay na dapat nating ipinagdarasal. Yung maunawaan natin, ano ba ang gustong gawin ng Nazareno na dapat nating pakinggan. Balikan natin yung kwento, ha? Si Pedro o si Simon, bago pa naging Pedro, ang kanya pong hanap buhay at marami sa mga alagad, ang kanila pong profesyon ay isang mangingisda. Balikan natin ng konti, ha, yung kwento. Yung unang pagpapakita ni Jesus kay Simon at sa mga alagad. Sila ay kasalukuyang nagliligpit na ng kanilang bangka, ng kanilang mga lambat. Naalala niyo pa ba? Yung tagpo. Kasi mahalaga din po yan, no? Naalala mo pa ba kung kailan ka tinawag ng Nazareno? Kung kailan ka nagsimulang maging deboto? Naalala mo pa ba yan? Yun yung isa sa mga tinitreasure natin, eh. Di ba? Kailan mo nakilala ang Poong Jesus Nazareno? So dito, sa konteksto ng ating pagninilay, unang nagpakilala si Jesus sa mga alagad, lalo tigit kay Simon. At ang tawag ni Jesus sa kanila, sumunod ka sa akin. Sumunod kayo sa akin. Simula ngayon, magiging mamamalakaya ka na ng mga tao. Hindi ka na mangingisda lang. Hindi na isda ang iyong huhulihin, kundi mga tao na iyong ilalapit sa Diyos. At simula noon, nagbago na ang pamumuhay ni Simon. Sumunod na siya at talagang tinuruan naman, pinagtiyagaan ni Jesus na maituro sa kanya, maituro sa mga alagad ang lahat ng mga aral na dapat nilang matutunan. Okay, fast forward. Namatay si Jesus. Pinatay si Jesus. Hindi pa nila lubos maisip kung totoo nga na mabubuhay siya o nabuhay na siya. Kasi ang sabi po dito, di ba, no? Ikatlong pagpapakita na ni Jesus ito. Nagpakita na siya ng dalawang beses, pero hindi pa nagsisink in sa mga alagad, no, kay Simon, na buhay nga siya. Anong ginawa ni Simon Pedro? At nahikayat pa yung iba. Sabi ni Simon, mangingisda ako. Ibig sabihin, babalik ako sa dati kong buhay. Sa dati kong pamumuhay, babalik ako. Hindi, parang wala nangyari. Tinawag na siya ni Jesus doon sa buhay na yon dahil may bagong buhay na siyang dapat niyang harapin. Kaya tingnan niyo po, kahit anong husay nila sa pangingisda, wala silang huli. Kahit maliit na isda, walang nahuli.
Dahil hindi na naman nila o sadyang nakalimutan na naman nila kung ano ang ipinagagawa sa kanila ni Jesus. Anong napakita sa Jesus? Ano ang sabi? Ihulog ninyo sa kabila. Sinunod nila si Jesus? Jackpot. Punong-puno ang lambat. Kaya, ito pala, no? Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, sundin mo ang Diyos. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos. Higit sa kung ano man ang sinasabi ng mga tao, ang higit nating dapat sundin at pakinggan ang sinasabi ng Diyos. Kaya ngayon po, tingnan natin, no? Pasko ng pagkabuhay. Nagmahal na araw tayo. Marami sa inyo nagbisita iglesia. Marami sa inyo nag-istasyon ng krus. Nagpinitensya. Nagbalik yung mga naghahampas, no, na nagpa-flagellate. Talagang buhay na buhay sila dyan. Nagpapasan pa ng krus, nagpapapalo pa. Pagkatapos nun, ano na ang nangyari? Baka kasi bumalik lang tayo sa dati. Tapos magtataka tayo, bakit ganito ang nangyayari sa buhay natin? Baka lang kasi balik ka naman ng balik sa dati mong pamumuhay. Inalis ka na ng Diyos dyan. Tinawag ka na nga ng Nazareno. Pinasusunod ka na nga ng Nazareno. Pero sadyang matigas ang ulo natin at pilit natin pa rin ginagawa kung ano ang gusto natin mangyari sa buhay natin. Ngayon pa lang, sana maging malinaw na. Bakit ganyan ang buhay mo? Pwedeng sagutin mo na ngayon. Sa katigasan ng ulo natin? Paano? Pasalamat tayo dahil hindi nagsasawang magpakita ang poong Jesus Nazareno sa atin. At hindi siya nagsasawang paulit-ulit na ituro sa atin ang kanyang mga aral hanggang sa talagang mabuksan ang ating isipan na oo nga, kapag wala ang Diyos, kapag hindi ko pinakikinggan ang Diyos, nagkakandaleche-leche ang buhay ko. Pero sana nagkaroon din tayo ng karanasan na totoo nga, no? Hindi ka pababayaan ng Diyos at hindi ka mauuwi sa wala kapag sinunod mo ang Nazareno. Nawa po sa araw na ito ng pagdiriwang natin ng banal na misa, masigit mong pakinggan sa ngayon, no? Masigit mong tuklasin ang misyon na ipinapagawa sa iyo ng poong Jesus Nazareno bilang isang deboto. Amen? Tumayo po ang lahat. Nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay.
manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga pastol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana, sa kahit
kaitaasan, sana sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, minasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababayan ng tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng mga tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa ama, ipinangako.
Sa mga nais magpabakuna laban sa COVID-19, maaari po tayong pumunta sa Mercury Drug Plaza Miranda. Ito po ay nagsimula kaninang alas 8 ng umaga at ito po ay hanggang alas 3 ng hapon. Ngayong Biyernes, magpabakuna upang maligtas sa COVID-19. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sa kisag ng